Ang nang-aabuso minsan din daw inabuso. Yan ang inilahad ng isang suspect sa paggawa ng child pornography materials at pagbebenta nito online. May report si Victoria Tulad. Matapos ang halos dalawang taong manhunt, na aresto sa Malapascua Island sa Cebu ang 23 anyos na si Lizel Margallo na naharap sa 16 na arrest warrant dahil sa qualified trafficking, violence against children at iba pang kaso. Si Margallo ang umano'y dating live-in partner ng Australianong si Peter Scully na inaresto noong Pebrero 2015 sa Bukidnon. Sila ang tinuturong nasa likod ng paggawa ng ilang child pornography materials na ibinebenta online. Pero ang suspect na si Margallo, biktima rin umano ng pang-aabuso. Yan daw ang inilahad nito sa NBI Anti-Human Trafficking Division nang makausap nila ito noong 2015 matapos maaresto si Scully. Nais daw niyang maghiganti sa kanyang ina na umabuso sa kanya, kaya raw niya ito nagawa sa mga bata. Lumapit daw ito sa mga otoridad at umaming kasama siya ni Scully sa kanilang cyber porn operation. Siya pa nga raw ang nagturo kung saan ibinaon ang batang napatay nila sa Surigao. Hindi nakulong ng panahong iyon si Margallo dahil wala siyang warrant of arrest noon. Pinapangakuan di umano ni Scully at Margallo ang mga batang mahihirap na pag-aaralin at bibigyan ng magandang buhay. Pero ang totoo, pinaghuhubad at pinipilit silang gumawa ng kalaswaan sa harap ng kamera. Itinatali pa raw ang mga musmos, binubusalan at pinapaso. Meron daw biktimang isa't kalahating taong gulang pa lang. So eto yung mga bata na to, palaboy-laboy lang. Kinukumbinsin nila yung mga parents na ipa-adapt sa kanila yung mga bata, yung pang-aabuso sa bata. In accordance with the instructions ng mga clients nila from abroad, like from Brazil, Germany, US. Nakakulong si Scully sa Cagayan de Oro City, doon din dadalhin si Margallo para harapin ang mga kaso laban sa kanya. Victoria Tulad, GMA News.